Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So yan, meron po tayong gagawing microwave ng tatak niya ay American Home. Yun, atin nang i-troubleshoot kung ano yung problema ng microwave na to. Ito ang problema nito, ayaw uminit, sabi po ng ating customer. I-test muna natin kung bakit, kung ano ba talaga ang problema nito. Yan, isaksak na ni Tenten, i-try natin patakbuhin. I-set natin yung timer saka yung ano niya, program. So ayan guys, ayan, gumagana na siya, may ilaw. Pero ang sabi ng may-ari, hindi daw siya umiinit. So yun yung hahanapin natin kung ano yung nasira sa kanyang pyesa. Yan, American Home, yung tatak ng ating microwave. Tatak ngayaman ang microwave na to. Ayan guys, atin ang tingnan. So yun, wala siyang ano, yung ano ng init. Hindi ko maramdamang umiinit siya. Walang init na lumabas sa kanyang ano, heater. So yun guys, atin nang baklasin yung cover nito para mai-repair natin kung ano yung problema niya. Yan, tatanggalin na ni Tenten yung cover ng ating microwave. Gamitin niya ng screwdriver yung mga tornilyo para matanggal. So yun, nahihirapan siya, gumamit siya ng ano, Corona Grill. Yun, mabilis. Yun, tanggalin na lahat ng screw. Tanggalin na natin yung cover ng microwave. Ayan, meron kasi tented. Marap ng pantungkab. Screwdriver. Ayun, ayun, ayun. Ingat lang, Ken. Bilis-bilis mo naman eh. May lakad ka ba? Yan, itabi mo muna yung cover dyan. So ngayon, gagawin tented. Linisin niya muna yung sa ibabaw. Para malinis. Yun, buksan na natin yung microwave oven. Ang problema nito, either itong magnetron or yung kanyang transformer. Posible din yung capacitor or yung high voltage diode niya. Tignan natin muna kung anong nangyari sa fuse, kung ito ba'y nag-blown out or okay pa ba siya. Tanggalin muna natin yung cable tie niya. Ingat lang po tayo sa pagtatanggal nito kasi baka mayroon pang voltaheng na-store yung capacitor niya. So ito naman ay na-discharge ko na kanina. So safe naman na siyang tanggalin. O yan, natanggal na ni Tenten yung fuse. Atin nang i-check kung ito ba ay pumutok. Ang posibleng problema nito, pumutok to kasi hindi siya umiinit. So ngayon yan, habang tinatanggal ni Tenten, ayan, nakita na natin. I-test natin yung fuse kung ito ba'y okay pa o hindi na. Ayan, set natin sa buzzer resistance. Dapat ano yan, zero. Or magbabuzzer siya kapag okay pa siya. Ayan, i-test na ni Tenten yung fuse kung good pa. Kailangan shorted yung fuse na yan kapag buo. So yan, walang nakukuhang reading. Ibig sabihin, nag-open na yung fuse niya. Ngayon, hanapin natin kung ano yung pinagmulan ng pagputok ng fuse na to. Either magnetron, transformer, or capacitor. Pag-shortin muna natin yung pinaglalagyan ng fuse. Mamaya na lang natin siya lagyan ng bagong fuse kapag na-check na natin kung saan siya nagka-problema.
check natin yung mga grounding, kung ground ba yung line natin sa body ng ating microwave. Yung line 1, line 2, ating pong i-check sa ground kung grounded ba siya. Yung capacitor, kung ito ba ay grounded din sa ating line. Okay naman lahat ng line to ground, wala siyang grounding. So ayan, i-check natin yung sa heater. Nababa na yung kanyang resistance yung sa transformer. Posibleng yung transformer yung may problema, kasi uminit na tong transformer na to kanina. Parang nangangamoy ay sunog. Baka dinamay niya na yung magnetron heater. Bali, dalawa na yung suspecha kong sira dito. Yung transformer or yung magnetron heater. So yan, palitan natin ng bagong transformer. Compare muna natin yung bago nating ipapalit na transformer, yung resistance niya. So yun, titest na nitentin yung pinagpalitan na rin tong transformer na to, pero okay pa to. Yun, mataas yung reading ng ano nito, transformer, mega ohms. So yan, itest naman natin yung sa primary niya, kung shorted ba. Titest nitentin yan. Test natin yung dalawang terminal ng input. Ayan, tinitest natin din. Ayan, sa line 1 saka line 2. Base sa reading niya, meron naman itong resistance na mababa lamang. Lagi natin tandaan yung resistance ng ano niya, input. Mababa lamang ang ating makukuha ang reading dyan. Ayan, 3.9.4.0 ohms. Hatulan mo na, Tintin. Sira ay transformer. Yun, transformer daw. Galing, ha? Yun, napalitan natin ng bagong transformer. Hindi naman siya bago, pero okay pa yung ipapalit natin. Mga galing din sa mga pinagpalitang sirang microwave na hindi na pinagawa na mayari. So, yan yung ano, yung sirang transformer. Mainit siya kasi na, parang nasunog na yung coil niya sa loob. Check natin yung specs ng transformer. Ayan, 220 volts. Dapat magkaparehas siya. Ito nga pala guys, high voltage transformer ang tawag dito. May input siya na 220 volts. Nag-output siya ng between 1,800 to 2,800 volts. Basta mataas yung ina-output ng voltahe ng transformer ng microwave. Kaya mag-iingat po tayo. So yan, lipat natin itong mga terminal na to doon sa bago nating ikakabit. So yun, nailipat na natin yung mga terminal. So ngayon, ito kakabit natin doon sa pinagtanggalan. Kabit na natin yung transformer. So yan, na-install na natin yung transformer. So ngayon natin na pong i-coconnect yung ating mga terminal dito sa heater, dun sa input, then dun sa yung fuse niya ikakabit natin, then yung sa capacitor kakabit natin. So wait lang natin, ikabit muna natin lahat. So yun guys, after natin mapalitan ng transformer, hindi pa tayo sure na hindi na damay yung heater sa pagkakaputok ng fuse niya. Posibleng sira din yung heater nito. Kaya i-check muna natin. Yun natin ang i-ano, plug in. Isaksak natin yung microwave. So yan, tingnan natin kung iinit siya. Yun, umiinit yung heater niya. Meron siyang power na yun, nagbabaga sa heater. Pero wala siyang binigay na init dun sa loob. Ibig sabihin, may problema yung magnetron niya, yung magnet.
dun sa magnetron heater. Day 2. So yan, dumating na yung order natin. Sira din yung heater niya, yung magnetron heater. So ngayon, nag-decide tayong palitan na ito. Yan, unboxing natin yung ating bagong heater na binili sa Lazada. Atin nang papalitan ng bago. So yun guys, dinamay ng transformer yung ating magnetron heater. Kaya nasira din yung kanyang magnetron. So yun guys, baklasin muna natin ang ating bagong billing heater. Yan, binabaklas na ng aking misis. Yan, excited. Yun, nabaklas na. So ngayon, i-check natin kung tama ba yung nabili natin sa Lazada. Kasi minsan may mga malitong mga delivery. Ayan, M24FA410A. Yan po yung specs ng ating heater na papalitan. So ngayon, i-baklasin natin uli. Wala si Tenten, kaya ako na lang munang magpapalit nito. Yung bagong heater. Di ko alam kung saan nagpunta yung batang yun. Sabi ko, tulungan ako magpalit nito eh. Ayan guys, buklasin muna natin yung cover uli. Kasi binalik natin ito kagabi. Ayan, binabuklas natin. Habang binabuklas natin, nagkakapi tayo. Galing ko lang sa trabaho. Aawas ko lang. So ngayon, trabaho uli. So ayan, palitan na natin ng bagong heater. Ayan, tama naman yung nabili natin, M24FA410A. Match siya dun sa luma na heater na sira. Palitan muna natin. So yun guys, tinatanggal natin yung ating sirang heater. Ito ay nadamay yung magnetron heater natin. Luha nang pumutok yung fuse. Dahil pumutok yung fuse, nasira yung transformer. Nung nasira yung transformer, nasira din yung ating magnetron heater. So yan, nagdamay-damay na yung mga sira. So yung may-ari naman ay gustong ipagawa, siguro may sentimental value, kaya pinalitan natin. Maganda yung microwave niya. Saka mayaman yung may-ari. Shoutout Cyril May Contreras ng Tanawan, Batangas. Dinayo pa tayo dito sa Kalamba, dito sa ating Butengteng shop, para ipagawa itong kanyang microwave oven na mahal siguro to, kaya siguro pinapagawa pa. Yun, kinakabitan natin yung heater. I-connect natin yung mga wire sa magnetron heater. Yan, kabit muna natin tong tornilyo sa dalawang gilid. Kapag naikabit natin to, ay siguradong gagana na to. Bago na yung ating pinalit eh. Galing ha? Guys, wait lang natin matapos ikabit. Atin nang itatry kung iinit ba talaga yung bagong heater natin. So yun, tapos na natin ikabit. I-connect natin yung supply ng ating magnetron heater sa ilalim. So yan, may kinunik na natin. Then natin na pong itest kung gagana na po yung ating microwave. Yan yung specs niya. Parehas naman po siya. Yan guys, atin na pong itest. Lagyan natin siya ng tubig. Set natin yung program saka yung timer para po matest natin yung tubig kung iinip. Plug in natin. So yan guys, pihitin natin. Timer natin yung time. And guys, ayan, gumagana na siya. Wait lang natin na kung iinit ba yung ating nilagay na tubig doon sa loob ng microwave. Yun, gumagana yung transformer, nagbibigay siya ng power doon sa magnetron. And mamaya buksan natin para makita natin kung umiinit siya. Wait lang natin matapos yung time para buksan na natin yung microwave. So yan, malapit na siguro to. Yan, tapos na. Buksan natin.
So yun guys, okay na yung ating microwave. Sana po may natutunan po tayo sa video na to. Marami pong salamat. Bye bye.